Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Janabi TV. May bago na naman tayong mapupulutan ng aral. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Saan ba nagmula ang mga dinosaur? Ang mga dinosauro o dinosaur sa Ingles ay mga sinaunang reptilya o butiki na muhay noong matagal ng panahon ang nakalilipas. Nagmula ang pangalang dinosauro mula sa isang salitang Griyegong nangangahulugang, nakapanghihilakbot na butiki. Naniniwala ang mga dalubhasa sa agham na unang lumitaw ang mga dinosaur noong mga 230 milyong taon na ang nakararaan. Noong 65 milyong taon sa nakaraan, naglaho ang mga dinosaur. Kung minsan, itinuturing ng mga inapo ng mga dinosaur ang mga ibon. Maraming mga uri ng mga dinosaur, ngayon, may mga 100 iba't ibang uri ng dinosaur na kikilala ang mga siyentipiko, may ilang herbivores o kumakain ng mga halaman, at mayroong mga carnivores o kumakain ng mga karne. Mga kumakain ng mga halaman ang pinakamalalaking mga dinosaur, katulad ng Apatosaurus at Brachiosaurus, sila ang pinakamalaking mga hayop na naglakad sa ibabaw ng tuyong lupa. May mga natatanging mga sandata ang ibang mga dinosaur na kumakain ng mga halaman, na nakakatulong sa pakikipaglaban nila sa mga dinosaur na kumakain ng mga karne. Katulad ng Triceratops na may tatlong sungay sa mukha, nababalutan naman ang Ankylosaurus ng mga butong bulati, at may mga tulis sa buntot ang Stegosaurus, may mainam na diwa sa kanilang mga isip ang mga dalubhasa sa agham kung ano ang itsura ng mga dinosaur na ito dahil sa mga butong natagpuan. Karamihan sa mga kumakain ng karne ang tumatakbo sa pamamagitan ng kanilang mga panlikod na mga paa, may ilang lubhang napakalalaki, katulad ng Tyrannosaurus, ngunit may ilan din namang maliit, tulad ng Compsognathus. Ang mga mas maliliit na mga kumakain ng karne ang siyang mga naging mga nagbago at naging mga ibon, isa sa mga unang ibon ang Archaeopteryx, ngunit mas kahawig ito ng isang dinosaur, mayroon mga malalaking nakalilipad na mga reptilyang namuhay ding kasabayan ng mga dinosaur, at tinatawag na mga Pterosauro o Pterosaur, ngunit hindi sila malapit na kaugnay ng mga dinosaur o mga ibon. Marami ring mga uri ng mga malalaking reptilyang nakalalangoy, katulad ng mga Ichthyosaur at Plesiosaur, ngunit hindi rin sila kalapit na kamag-anak ng mga dinosaur, paghahambing ng laki ng isang Tyrannosaurus at isang tao. Tanong, ano ang naging dahilan ng pag-ahon ng mga dinosaur? Sagot, ang paglaho ng mga dinosaur ay isang malaking palaisipan sa isipan ng mga siyentipiko sa loob ng mahigit na isang siglo. Makikita natin ang mga labi ng mga higanteng reptilya sa lahat ng panig ng mundo, ngunit wala tayong nakitang isa man sa kanila na buhay pa sa kasalukuyan. Ano ang nangyari sa kanilang lahat? Ang pangkaraniwang pagpapalagay ay misteryoso silang naglaho may 65 milyon na ang nakakaraan, may iba't ibang paliwanag kung bakit nangyari ito. Ang dalawa sa pinakapopular na teorya ay ang impact event hypothesis, o ang teorya ng pagbagsak ng malaking meteor sa mundo, at ang massive volcanism hypothesis, o ang teorya ng malawakang pagsabog ng mga bulkan. Ang unang teorya ay nagsasaad na may mga higanteng meteors ang tumama sa mundo na naging dahilan ng nuclear winter, o pag-ulan ng apoy na pumuksa sa lahat ng dinosaurs. Isinisisi naman ng ikalawang teorya ang pagkawala ng mga dinosaur sa malawakang pagputok ng mga bulkan. Parehong sinasabi ng dalawang teorya na ang mataas na konsentrasyon ng iridium na natagpo ang nakabaon sa ilalim ng lupa na naghihiwalay sa Cretaceous period mula sa Paleogene, na kilala bilang KPG boundary, na dating tinatawag na KT boundary, ay ang yugto sa kasaysayan ng mundo kung kailan naglaho ang mga dinosaur ayon sa pananaw ng agham. Kumukuha ang parehong teorya ng ilang ebidensya sa ilang tala ng pangyayari sa kasaysayan habang tinatanggihan naman ang ibang mga ebidensya. Halimbawa, kung ang alinman sa dalawang teorya ay tama at may mahigit na 60 milyong taon ang pagitan sa panahon ng mga dinosaur at ng tao, paano natin ipaliliwanag ang mga petroglyphs at iba pang anyo ng sining kung saan ipinakikita ang mga tao na nakikisalamuha sa mga pamilyar na dinosaur gaya ng Triceratops, Stegosaurus, Tyrannosaurus at Sauropods?
sa ilang guhit sa mga kuweba ay makikita na pinapaamo at sinasakyan ng mga tao ang mga dinosaurs. Sa karagdagan, ang marka ng bakas ng mga dinosaur ay natatagpuan sa mga bato kung saan nakaukit din ang mga bakas ng tao. Paano ito ipaliliwanag ayon sa pangkaraniwang paniniwala ng mga siyentipiko, at bakit ang mga sinaunang kultura ng tao sa iba't ibang kontinente ay may kwento ng kanilang pakikisalamuha sa mga higanteng reptilyang ito? Ang mga nilalang na ito ay pangkaraniwang tinatawag sa ating panahon na dragon, at sa tuwi na'y laging iniuugnay sa mga alamat at mitolohiya, ngunit dapat nating tanungin ang ating sarili, bakit maraming hindi pa naaabot na kultura sa buong mundo ang nakapagbahagi ng ganitong alamat? Maaari bang may isang sentrong katotohanan mula sa kasaysayan sa likod ng mga alamat na ito? Hindi ba maaaring ang mga labi ng mga higanteng reptilya na natatagpuan ng tao na nakabaon sa lupa ay ang tinutukoy ng ating mga ninuno ilang siglo lamang ang nakalilipas? Naniniwala kami na ito ang totoo, ang napakaraming ebidensya ang nagpapahiwatig na ang paliwanag ng siyensya ay depektibo, tila nagkaroon ng amnesya ang buong sangkatauhan sa pangkalahatan patungkol sa bagay na ito at epektibong nakagawa ang tao ng isang siyentipikong paliwanag, upang panatilihin tayo sa dilim. Paano natin ngayon ipaliliwanag ang pagkawala ng mga dinosaur sa kasaysayan? Pareho din ang ating pagpapaliwanag sa pagkawala ng iba pang 20,000 hanggang 2 milyon ng species ng hayop na pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na naglaho sa loob lamang ng nakaraang siglo dahil sa kombinasyon ng pagbabago ng klima at sa pang-aabuso ng lahi ng tao sa ibang mga nilalang ng Diyos. Sa mga pelikula ng Hollywood gaya ng Jurassic Park, makakakita tayo ng mga nilalang na gaya ng Tyrannosaurus Rex at Velociraptors na nanghahabol ng tao at kumakain sa kanila ng buhay, walang duda, na kung ang tao at dinosaur ay nabuhay ng sabay sa kasaysayan. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Maaari kang mag-comment sa aking channel ng iyong suggestion. Maraming salamat at tinapos mo ang aking video. Jonabee TV po, signing off. See you on my next video.